So, hi sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng Lazada Seller Account kung gusto nyo mag-try magbenta online sa Lazada. Bago ang lahat, kailangan nyo munang i-install yung apps na to yung nasa baba sa App Store or sa Play Store. Pumunta sa Google Search, i-type ang Lazada Seller Center, i-click ang Lazada Seller Sign Up. So, pagka-click natin ng Lazada Seller Sign Up, may mga lalabas dyan na kailangan nating basahin para malaman natin yung mga responsibilities natin bilang seller kay Lazada. Andito din nakalagay kung ano yung mga requirements na kailangan natin sa pagsa-sign up bilang seller kay Lazada. Doon tayo sa individual para sa mga personal store. Kasi sa corporate, para siya dun sa mga malalaking company na gustong pumasok kay Lazada. Click na natin yung sign up as a seller for free. Dito na natin makikita yung mga benefits natin once na naging Lazada seller na tayo. I-click na natin yung sign up as a seller para makapag-start na tayo. Ang susunod na step, kailangan natin i-register yung number natin. After natin ma-register, magsasend ng 6-digit code. Tapos, yun yung kailangan natin ilagay dyan. Then, next na tayo. So, ayan, i-click natin si individual dahil personal shop nga natin siya. Ayan. Tapos, ilagay natin yung email natin. Dito, magsasend si Lazada ng mga important info na kailangan natin malaman. And once na makapag-start na tayo, sa email din natin matatanggap yung copy ng mga order list at saka returns natin. So, congratulations sa atin na create na tayo ng Lazada Seller account natin. Ang sunod naman, kailangan natin ilagay yung address natin kung saan pipikapin yung mga items na ititinda natin. So, ilagay lang yung warehouse address. Tapos, location. Tapos, ayan, ilalagay nyo din yung business address. Just click same as warehouse pati yung return address para dun din ibabalik kapag may mga return tayong items. Ayan, successful na. So, next step. Upload na tayo ng product natin. So, after natin makapag-add ng 3 product, dito naman tayo sa add ID and bank documents. Kakailanganin natin ng 2 valid ID. So, just click yung upload. Pwede na kayong mamili ng 2 valid IDs na gagamitin nyo. Ayan, na-upload na natin yung mga pictures. Pagtapos i-upload yung mga pictures ng valid ID, fill upan yung mga kailangan nating sagutan dyan. Yung number, anong klaseng ID para kompleto. Tapos, i-click na yung submit. Yay! Successful! Sunod na step, pumunta sa general information. Hanapin ang bank account. I-click ito. Isa-isahin na itong fill upan. Unahin ang account name. Isunod ang account number. Ang bank name. At ang bank code at SWIFT. Mag-upload ng picture ng iyong ATM. Then, click modify. Ayan, successful ang pag-submit natin ng mga documents. So, mag-aantay na lang tayo ng 3 to 5 days para sa approval ng account natin. Salamat!